Edward, I'm so sorry about this, ha, anak. Pasensya ka na. Ma, wala kang kasalanan. Ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit gagawin ni Manang Ophelia yon. I know. Told you na mahirap na to come. Nandito naman si Edward para sunduin ako. Alam mo, sinabi ko sa sarili ko, whatever the DNA result, walang magbabago sa amin ni Edward. Hindi ko lang alam sa atin, Andrea. Jane, tingin mo, may pag-asa pa ba? Oo naman. Magbabago din ang isip na ni Edward. Babalik din yun sa inyo. Sa grupo. Ang ibig naming sabihin eh, tingin mo may pag-asa pa kayong dalawa magkabalikan. Lieutenant Arnaiz. Bakit, sir? May balita na ho ba? Bisita na namin siya rito, Binibini. What do you mean? Mas tinaniniwalaan mo si Ophelia kaysa sa akin? Hindi ko kailangan ng DNA result. Ito. Medical report sa ospital kung saan ka nanganak. Sabi dito na nang ilabas mo ang anak natin, patay na siya. Patay na ang anak natin, Andrea! Robert, please! Sandali, please! You're still going to deny everything? Robert, please! Matotoo ba to? No. Wait. Robert! Napapatawad mo ba ako? Totoo nga. Binili mo lang ako para hindi ka iwan ni Papa. Ginamit mo lang ako. Nung una, oo. Pero anak, natutunan ka kang mahalin na parang sariling akin. Ang mga kailangan ko na suporta mo, wala ka. Pero kapag sablay ako, palpak, ikaw yung unang-unang nandun. Nangunguna ka sa pagpaparamdam kapag wala akong ginawang tama eh. Na wala akong kwenta. Ngayon alam ko na. Ngayon alam ko na kung bakit. Mahal kita, anak. Naniwala ka sa akin, mahal ang totoo, kita. Mas nakamdaman ko pa ang pagmamahal ng isang Manang Ophelia. Hindi sa'yo. Kaya naman pala. Kasi siya ang totoong nanay ko. Edward? Negative. Wala pa rin ako nakukuha ang info tukol kay Maria Cristina Ocampo na yan. Paano yan? Wala nang tutulong sa atin? Sa palagay mo, yung nangyari kay Lieutenant Arnaiz, may kinalaman yung kaso ni Ma'am Andrea? Oo. Kaya magdobli ingat na tayo. Hindi pa nga nauhuli kung sino gumawa nito kay Lieutenant. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin naniniwala si Edward na kriminal ang nani niya. Kahit nabuking na niyang manluloko talaga to. Mas lalo pa nga siyang nagalit sa akin, di ba? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Oo, siya ang tunay mong katugo, anak, pero anong klaseng ina magbebenta sa sarili niyang anak? Ano? He
Hindi kita masisisi kung hindi mo ako mapapatawad. Gusto ko lang malaman mo na ginawa akong lahat para bumawi. Alam ko hindi siya sapat. Pero gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Huwag magpapaloko sa kanya, huwag magpapaloko. Alam ko hindi ako naging mabuting ina sa'yo, Edward, pero lalo ka lang magpapasama sa kanya. Alam mo kung bakit nagtagal siya dito sa bahay natin? Kasi tinatakot niya ako noon. She was blackmailing me. Ano? Edward? Yung sabi niya sa akin, kapag hindi ko siya binayaran, sasabihin niya ang totoo sa papa mo. Natakot ako, Edward, natakot ako na baka masira yung pamilya natin. Kaya hinayaan ko siya. Dapat hindi ko siya hinayaang manipulahin tayo. Hindi totoo yan! Alam mo yan, Andrea! At nangyari na nga, kinakatakutan ko. Hinayaan niya ako ng pera, hindi ko nabigay sa kanya. Nagalit siya sa akin. Nakita mo, di ba? Nakita mo ang ginawa niya. Andrea, huwag mo akong binabaliktad! Dapat matagal ko na sinabi sa iyo yung totoo, anak. Dapat matagal ko na sinabi sa inyo ng papa mo. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Natakot ako sa kanya, Edward. Anak. May ganyan ka pa? Ano yan, souvenir? Para hindi mo ako makakalimutan? Huwag ka mag-alala, Manang. Kasi ako, hindi kita makakalimutan. Sino ba naman makakalimot sa kawalangyaan mo? Handa na sana akong patawakin kay. Kasi sabi mo, kahit na ibinenta mo ako, babalik ka para makabawi ka. Pero bumalik ka para perahan si Mama. Nagsisinungaling si Andrea. Sino ang totoo kong tatay? Hindi mo na siya kailangan makilala. Eh sana din pala, hindi na lang din kita nakilala. Edward. Cash. Gusto mo? Oh, kunin mo. Bago ka umalis, dalhin mo na lahat yan sa inyan. Hindi ko kailangan yan. Dapat nung kapa namin pinaresto eh. Kahit na anong parusa, handa akong harapin. Patawarin mo lang ako. Mangako ka na lang. Na hindi ko na makikita yung pagmumukha mo. Josie? I'm sorry. I'm so sorry. Nagawa ko lang yun para sa'yo. Dahil natakot ako na baka iwan mo ko. Ayoko mawala ka sa akin. Natakot ako. Alam ko na ang kasalanan ay kasalanan at ang panluloko ay panluloko, pero yun lang kasi talaga ang naisip kong paraan para hindi mo ko iwan. Robert. Robert, nanilikuran ako ng lahat. Ikaw ang naging sandalan ko. Ikaw nagpakita sa akin ng pagmamahal. Naalala mo. Tinulungan.
tinulungan mo ako makapangon. Binulot mo kami ni Aileen. Robert, ayoko mawala ka, please. Please. Mapapatawad mo ba ako? Mahal ko, mapapatawad mo ba ako? Ang tanong, Andrea, mapapatawad mo ba ang sarili mo? Siyang nanay. Pero nakakatawa. Kasi siya pala talaga. Pero pera lang yung habol niya. Dito ako lumaki sa bahay na to. Pero pakiramdam ko parang... awkward? Hindi ko na bahay ito. Uy, huwag mo sabihin yan. Bahay mo pa rin to. Kapatid pa rin tayo. Okay? You know, nothing needs to change, mga anak. Isang pamilya pa rin tayo. Jane? Maraming salamat tuloy sa pagpapatuloy sa akin dito ng pansamantala, ha? Wala po yun, Manang. Nasabi po sa akin ni Edward na wala raw po kayong ibang pamilya. May pamilya ako. Si Edward. Pero kinakwil na niya ako. Pero parehas naman po nating mahal sa Edward, di ba, Manang? Yun nga lang. Parehas niya din po tayong tinakwil. Saan po ako lulugar? Sa gusto niya? O sa tingin ko pong tama? Alam mo, Jane, kung tama ang gagawin mo, kahit na masaktan pa siya, di naman ibig sabihin na hindi mo na siya mahal. Kaya hindi po tayo susuko. Magtutulungan po tayo para mabuksan na yung mata niya sa katotohanan. Ano pa ba magagawa natin? Meron pa po, Manang. Meron pa.